aming kilay ang nagtataasan. Aminin kung ang dalawang taong magkaibang magkaiba, nahahanap ang isa't isa. Katulad ng estudyante mula Netherlands na si Lisa at ang surfing instructor mula La Union na si Roger. Para bang nalilimutan na ang pag-ibig walang kinikilalang kulay o lahi. Uwian na mga bes! May nanalo na raw sa puso ng banyagang babaeng ito. Isang Pilipino. Viral sa linggong ito matapos ma-picture ang sweet na sweet habang nasa karinderya sa Samar. Marami ang kinilig. This is love, no doubt. They will surely have beautiful kids. Oh wow, it's a wow. That's a perfect couple. Pero meron ding mga nang-asar. Baka malabo mata ng babae, kailangan eh magpatingin. Ang viral na magjowa, ang Pinoy surfer na si Roger at ang Dutch national na si Lisa. I checked my phone and I said, what's this? Oh my God, what is going on here? Those photos, they are everywhere. I was really surprised about it because why is it shared so much, liked so much? Because we're just, you know, a couple and we're in love. Chinek ko yung phone ko, but ang dami, like too much notification. Nagbabiral na pala yung picture namin dalawa na hindi naman namin alam kung ano yun. Si Roger nagmula sa surfing capital of the North, La Union. 5 taong gulang pa lang daw siya, nagsusurf na hanggang naging surfing instructor at nag-aayos din ng surfboards. Aminado naman si Roger na hindi siya kagwapuhan, pero bawing-bawi naman daw sa abs. At sa totoo lang daw, ang market niya, foreigners. Madami rin. Madaming German, Slovakian, Russian. Surfing kasi parang ma-attract kasi sila kung anong ginagawa mo sa dagat eh. Kung nakikita ka nilang, oh, parang galing nito ah. Magpapaturo na rin sila. Pero hanggang fling-fling lang daw siya. Yung iba, parang umaalis. Pag nandun na sala sa kanila, may usap-usap. Tapos parang in a month, in a year, ganun parang wala na. Parang wala. Kasi ganyan sa... Hindi nag-work parang sa kanila. Kasi pag ayaw na talaga nila, ayaw na nila eh. Hanggang nito lang Enero, sa gitna ng kanyang pakikipaglaro sa mga alon, nalaglag ang kanyang surfboard. Pag-ahon niya, ang una raw tumambat sa kanya, ang dalawang banyagang babae na nagtatawanan. Tapos nakita ko sila doon nagsasunbaiting. And then sabi ko, ang iingi naman ng mga to. Parang sila lang yung tao sa dagat. Ha? Ang isa rito, si Lisa. Heto naman ang kwento kung paano siya nauwi rito. Para sa kanyang internship, nagtrabaho si Lisa sa Cebu bilang social worker sa isang shelter ng mga biktima ng sexual exploitation. Nung minsang nagkaroon ng bakasyon, nagkayayaan sila ng kanyang kaibigan na magtungo ng La Union para mag-aral mag-surf. We talked with some Dutch friends and they say, you can still visit La Union if you want to go surf. Umagaw daw sa atensyon ni Lisa ang isang lalaking tumatakbo papuntang Pampang. Nakita pa raw niya itong lumangoy hanggang biglang naglaho sa tubig. Kaya laking gulat niya nung bigla itong umahon sa kanyang harapan. Yun na, si Roger, na ang unang napansin ni Lisa ang pangit daw nitong bangs. First impression was, oh s***, who is he? Like, wow, who is that guy? Nice. But one. Also, I thought, oh... That's a Casanova, like, oh... So a playboy? Yeah, a playboy. Oh my God, you don't need to tell people that. Why? Let's check your one. I can say Casanova, it's a friendly guy. Friendly, no, that's a different term, I know that. So, Casanova. That's what I thought, and then he went in the water, I think, to surf, and he came out. And then Carla and my friend said, oh, Lisa, look at that. I said, what? Because his haircut, he had a really, really strange haircut, like this, and I said, okay, never mind, maybe my first impression was better than my second. Umaganda ang paligid. Pero tila nagayuma raw ni Roger si Lisa hanggang nagpaturo na itong mag-surf sa kanya. Yun nga lang, ang pinili ni Roger na turuan ang kaibigan ni Lisa. Aray! And I said to my friend, oh my God, give me him. I want him. And then what? You want me already? And then he ended up teaching Caroline, my friend, and not even me.
So I was like, okay, never mind. So you're a bit disappointed. Then. Yes, I was. So I thought, okay, never mind. Maybe I saw something that was not there. That's your plan, right? I don't know. There was something about him. I think he attracted me as well, but not... As well? So that time, nagkaka-agreean na kami nung kasama ko na ako na magtuturo sa kanya. Siguro hindi niya na-gets. Ang napili niya, si Lisa. Ang nakuha ko si Caroline. Pero kinabukasan naman, bumawi si Roger kay Lisa. Siya na ang tinuruan nito. Sabi ko parang hinahanap ko na sila eh. Kasi that time hindi ko na sila makita. Parang wala, umuwi na siguro mga ngayon. Makalipas ang dalawang araw, nakita niya raw uli si Lisa na nagkakape. Doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob. Wala nang hiya-hiya. Nagsimula na siyang pumorma. We were watching a Dutch program. And he joined us, and I was like, why is he... Yeah, I'm having coffee that why time. Is he joining us? He cannot understand it. That time kasi gustong-gusto ko na siya, parang nahirapan na rin ako na kailangan ko lang sabihin talaga ito na nai-inlove na talaga ako sa'yo. Nakapagpalagayan ng loob ang dalawa. Hanggang ang tatlong araw lang dapat na bakasyon ni Lisa na extend hanggang lima. Kumaganda ang pali. Kailangan na ni Lisang bumalik ng The Netherlands para sa kanyang graduation. Walang nagawa si Roger, kundi mag-let go. Ang isang mundong puno ng pag-ibig. Naghintay kami ng bus. Sabi ko, sakay na lang kami ng tricycle para mas mabilis. Deep inside pala, parang huwag na lang kayong umalis. Pero kailangan nila kasing pumunta ng Manila. Sa puntong yon, si Lisa in denial daw sa kanyang feelings. Hindi raw niya inakalang mai-inlove siya kay Roger. Lalo pat ang kanya raw ideal man, matangkad. He is sweet, kind. He tries to understand me always. Not that it's always possible, but he tries to. I think the really good thing is that Roger's mindset is really positive. Even when I was in Netherlands, oh, so many papers, I cannot do this anymore. He really motivates me. He makes me feel much better and stronger. Masaya ako pag kasama ko siya palagi. Hindi ko ma-describe pero malawak yung pagmamahal ko siya kanya. Parang dagat na hindi mo siya masukat. Kasi para sa akin, siya na yung pinaka-importanteng bagay sa mundo sa akin. Kahit na sa magkabilang dulo ng mundo, nagpatuloy ang komunikasyon sa pagitan ni Lisa at Roger. Halos gabi-gabi raw silang magka-chat at magka-video call. Yun doon na rin ako umamin na sabi ko na in-love na ata ako sa'yo. Kasi every time, lagi kami nag-uusap. Remember, I need to wake up like around 2 to call you and something. Remember? I don't know if I can say words are not enough anymore, but you don't want to speak anymore. You don't want words. You just want to, you know, touch or just a hug. So I think that was the saddest part, most difficult. Bagamat nahulog na rin daw noon ang loob ni Lisa kay Roger, humingi muna siya ng dalawang araw bago ibigay ang kanyang matamis na oo. So and then I told my mom, I think I'm in love. And then I really realized, like, yes, this is it. Matapos ang dalawang buwan, balik uli si Lisa sa Pilipinas para makapiling si Roger. Because now I'm on a stage of life that I just want to make future together and let's make dreams come true. Kasakasama ngayon lagi ni Roger si Lisa sa mga sinasalihan niyang surfing competition. Balak daw nila ngayong libutin ang buong Pilipinas. Ngayon, narito sila sa Puraran, Catanduanes. Minsan feeling ko so down, so minsan kailangan ko siya. Kailangan ko ng hug niya, comfort niya ako kasi minsan ang hirap ng wala kang kadamay. Kailangan mo talaga siya na nandyan para sa'yo, para intindihin ka niya palagi. At para masulit ang kanilang bakasyon, may pa-dinner si Mayor sa kanila sa tabi ng dagat. It's really sweet and I was so surprised. Finally, for a long time. Travel kasi kami ng travel sa competition. Finally now, we have the private dinner or something. Kumaganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Yun,
stay healthy palagi. Sometimes you don't need to be sad because I'm here. I'm really happy that I'm here with him. And I'm sorry. Me too. He needs to follow his dreams and me too, but I think we have dreams together. We don't know what the future will bring us, but I think together we can make it. Both of us were both lucky to found each other, and I think that it doesn't matter from wherever, which country you are or whatever, if you're in love, you're in love.